Ng araw muli, ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga pang-abay na pamanahon. Ano nga ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa sa pangusap. Narito ang mga halimbawa ng mga pang-abay na pamanahon. Ibig kong sabayan ninyo ako sa pagbabasa. Ay natin ang mga sumusunod na halimbawa. Kailangan mong maligo araw-araw. Tuwing umaga, nangunguha si ama ng mangga. Nagbabakasyon kami sa Hong Kong taon-taon. Linggo-linggo kong mamili ng paninda si Aling Fe. Oras-oras kong magdasal ang mga madre. Basahin natin unang bilang, manonood kami bukas ng pambansang pagtatanghal ng dulong Pilipino. Kalawang bilang, ipinagdiriwang ngayon ng ating Pangulo ang kanyang 40 na kaarawan. Katlong bilang, si Bea ay nagbasa kanina sa library kasama ang kanyang kaibigan. Ngayon pa natin ang iba pang mga halimbawa. Unang bilang, pumupunta kami ng simbahan tuwing Linggo. Kalawang bilang, bukas ay gigising kami ng maaga para sa mahabang biyahe. Katlong bilang, araw-araw naglalaro ang dalawang magkapatid sa sala. Basahin pa ninyo ang iba pang mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Basahin at unawain. Ito pa po ang iba pang halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Basahin at unawain ang mga sumusunod na halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Ating tandaan na ang pang-abay na pamanahon ay tumutukoy sa araw, oras, panahon, kung kailan naganap, nagaganap o magaganap ang mga kilos. Ngayon naman ay ibig kong kunin ninyo ang inyong papel at ballpen at piliin sa bawat pangusap ang angkop na pang-abay na pamanahon at isulat ito sa inyong sagotang papel. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching.